my air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is for Gem, in your thunder. So, air sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air sign. You have Five of Swords and air sign. Eight of Cups, a water sign. And Page of Cups, a water sign. Okay. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Possible na ikaw ay connected sa kapwa mo, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. I'm getting here an energy na lagi kang may ka-argument, kaaway, conflict. You are connected with someone na hindi kayo magkasundo. Possible na siya yung madalas mag-start ng away or gulo ng argument, or maaaring ikaw rin, air sign. Resonate as it is because I'm sensing here, possible na air sign din yung energy ng person mo. Pareho kayong masakit magbitaw ng mga salita. Kumbaga, isa ito sa reason kung bakit meron kang nasasaktan or ikaw ay nasasaktan. Because minsan, yung mga salita natin or words is mas masakit pa kaysa sa physical connection with someone. Kumbaga, kung meron mang mabitaw na masasakit na salita, mas tagos yun sa puso mo. Kaya siguro, nagkakaroon kayo ng gap ng person na ito. Kung kanino ka man connected ngayon, air sign, resonate as it is. Pero hindi kayo magkasundo. Maaaring ang isa sa inyo, hinahayaan na lang ang sitwasyon kaysa lumaki pa yung gulo. Pero ang isa, hindi magpapatalo. Parang siya yung laging tama. Gusto niya siya yung laging nagwawagi sa sitwasyon. With the Eight of Cups, you are moving on from something. Tingin ko, ikaw yung energy na ito, you are moving on from someone na lagi na lang kayong may alitan, may argument, hindi na kayo magkasundo at hindi ka na masaya. Kaya you are letting go that person. In the near future, you have Page of Cups. I'm really sensing that maaaring ang iba sa inyong air sign, there's a new admirer around the corner. Let us clarify that. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me the Eight of Cups. Give me the Eight of Cups for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have Six of Cups, a water sign. Someone from your past. Maaring may gustong magbalik sa buhay mo pero ayaw mo na. May gustong humingi ng apology sa mga nagawa niyang pagkakamali. Pero moving on ka na. Siguro, kaya mo siyang patawarin, pero hindi mo na kayang magbalik yung dati niyong connection sa isa't isa. It feels like tuluyan mo nang tinalukuran yung person na ito. Kung ano man yung relationship mo, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, parang wala nang second chance para sa kanya. This is your past person. Gusto niyang iayos yung relationship or gusto niya ulit mag-reconnect sa'yo, pero you are blocking this person. Maaaring you are ignoring your person. Possible din na siya yung nakakaalitan mo. Kumbaga, hindi ka masaya pagkasama mo siya. Kasi puro na lang kayo argument, puro gulo, puro problema. And you decide to let it go. Let us see the Five of Swords in your energy. Give me the Five of Swords for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius.
Nine of Pentacles, an earth sign. Diba? With Five of Swords, magulong sitwasyon, laging may conflict, laging may away, mas gusto mong mapag-isa. Nine of Pentacles. Maaring sa ngayon, nakafocus ka sa sarili mo, sa business mo, sa career mo, sa trabaho mo. Kung ano yung magbibigay sa'yo ng way para kalimutan yung person na ito. Kumbaga, humahanap ka ng mapagkakaabalahan. At the same time, may magandang return yon sa iyong income. Kumbaga, maaaring nakafocus ka sa iyong business or sa iyong trabaho. At nag-i-increase ang iyong salary or income, reason it as it is. Isa ito sa way mo para i-ignore yung person na ito. Possible na gumagawa ka ng paraan para hindi siya mabigyan ng atensyon. Nafe-feel ko yung energy ng person mo na nagpapapansin siya sa'yo, pero pilit mo siyang ini-ignore. Kasi nga, ayaw mo na ma-persuade ka niya. Kasi nararamdaman ko sa energy mo kapag kunyari binigyan mo siya ng pagkakataon na i-explain yung sarili niya, baka bumalik ka sa kanya. Sa ngayon, you are doing your best para i-ignore siya. Lahat gagawin mo para hindi siya pansinin, para i-block siya. Resonate as it is. Let us see the Page of Cups in your energy. Give me the Page of Cups for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. The Magician. Okay. Someone is manifesting your energy. I'm really sensing here, possible na this is a new connection. Para sa'yo, Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius, someone new in your life, maaaring you have an admirer. And this person is manifesting your energy. Kumbaga, maaaring this person is just around the corner. Possible na isa siya sa viewer mo, sa iyong social media, sa My Story mo. This person has eyes on you. But this is something new. Kumbaga, hindi pa ganun kadeep ang connection mo sa person na ito. Possible na hindi mo pa siya totally kilala. But you're getting there. Air sign. Kung sakali man na magkaroon ng pagkakataon na you will have to get to know this person, makilalanin mo mabuti kasi this is a new connection. Meaning to say, hindi mo pa siya lubusang kilala. So, get more information about this new connection. Let us get more energies for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Let us see, Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius, you have here community, your support system, your family, your friends, and dyan sila para sa'yo. If you need help, you have your community, Air Sign. You have pathway, a new beginning. You are totally moving on from something new in your life. And I'm also getting here na you will have a chance of a new connection. Sudden wealth in your life kasi nga nakafocus ka ngayon sa improvement ng buhay mo. Diba? Nakafocus ka, kumbaga marami kang pinagkakaabalahan para sa sarili mo. Kaya sudden wealth is some kind of a bonus. Bonus energy for you. Let us get more clarification for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay,
You have here air sign, five of wands, a four sign. Diba? Conflict. Magulo talaga ang sitwasyon mo with this person. Kumbaga, hindi lang kayo yung sangkot sa gulo or sa conflict, maraming nadadamay. You have Knight of Swords and air sign. There is someone rushing towards you. Very confident, hindi nagdadalawang isip, sigurado sa desisyon na gagawin niya at sa action na ititake niya. It feels like may paparating sa buhay mo, someone na walang makakahadlang sa mga plano niya. Be ready for this energy. It feels like intense. And you have the King of Cups, a water sign. Possible na this person rushing towards you has a deep feelings for you. Diba? You have a new opportunity of connection and also maaaring someone returning from your past because malalim yung feelings niya for you. King of Cups. Yung tipong wala siyang ibang paglalaanan ng pagmamahal niya kundi ikaw lang. So resonate as it is kung sino man yung person na yan sa'yo, sa buhay mo. I'm really getting that this person is the same with the person na nagkakaroon kayo ng conflict sa isa't isa. Possible na gusto niyang magbalik sa buhay mo. At ayaw niyang tuluyan kang mawala. So let us see, Angel Guide, give me some message, advice for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air sign you have here. Romance. You have a romance. A romantic connection with someone. Possible na romantic connection with your past person because your past person is returning to you and a new romantic connection with someone new. Resonate as it is, if this happens in your life, diba? Be ready. Things will really change when it comes to your love life. Meditation brings answers. Kung sakaling you need some answers in your situation, just meditate. Your angels will guide you. You have abundance in your life. I'm really getting na air sign, Gemini, Libra, and Aquarius ang iba sa inyo, nakafocus, nai-improve yung buhay when it comes to your money, finances, income. Because you have so much blessing this year. Big happy changes will come to your way. Hindi ka man nakafocus sa relationship, maaaring sa iyong career or sa business mo. Be assertive. Be confident. And no answer, there's always a reason for that. Diba? Kung binigyan ka ng no answer, ibig sabihin that is not the right time for you. Wait for the perfect timing. And your angels will guide you to the right path. So thank you, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.